Ano ang pumatay sa palaka? Kung ilalagay mo ng diretso sa kumukulong tubig ang isang palaka, malamang ay hindi ito tatalon sa tubig dahil alam niya ang panganib na magiging dulot nito. Pero kung ilalagay mo ang palaka sa tubig bago ito pakuluin, ibang-iba ang mangyayari. Habang nagsisimula na tumaas ang temperatura ng tubig, binabalanse ng palaka ang temperatura ng katawan nito sa temperatura ng tubig. Ang palaka ay patuloy na inaayon ang temperatura ng katawan nito sa pagtaas ng temperatura ng tubig. Kapag malapit nang maabot ang temperatura ng tubig, kumukulo na ang palaka. Sa puntong ito, nagpasya na ang palaka na tumalon. Sinusubukan ng palaka na tumalon, ngunit hindi na niya ito magawa dahil nawala na ang lahat ng lakas nito sa pag-aayon sa mataas na temperatura ng tubig. Sa susunod ng mga sandali, namatay na ang palaka. Ano ang pumatay sa palaka? Pag-isipan mo. Alam kong marami sa atin ang nagsasabi na ang kumukulong tubig ang pumatay sa palaka. Ngunit sa katotohanan, ang sariling kawalan ng kakayahan upang magpasya kung kailan tumalon ang mismong pumatay sa palaka. Lahat tayo ay kailangang umangkop sa mga tao at sa sitwasyon. Ngunit kailangan din nating malaman kung kailan kaya pang ayusin ang isang bagay o kung kapag kailangan na nating magpatuloy at tumalon palayo sa sitwasyon. May mga oras na kailangan nating harapin ang sitwasyon at gumawa ng naaangkop na mga aksyon. Kung pinahihintulutan natin ang mga tao na samantalahin tayo ng pisikal, emosyonal, pinansyal at espiritual o mental, ito ay magpapatuloy lamang. Magpasya tayo kung kailan tayo dapat tumalon. Tumalon tayo habang meron pa tayong lakas. Sa mas marami pang mga lessons, mag-subscribe po lamang sa aming channel. Maraming salamat po.